quick video. Gusto ko lang talagang makasagot man lang ng isang nagtatanong sa akin, naghihingi ng advice kung anong titake niyang course for college. So what we're gonna do is, babasahin ko tong isa lang. And I chose this DM, this person, because this is not the first time I've heard about this dilemma. And I'm sure marami kayong makaka-relate. And kung ano yung ma-pick up niyong advice, kayo yung magde-decide kung i-apply niyo siya para sa sarili niyo, okay? And hopefully ma-appreciate niyo yung bago kong lapel mic. Wow, yabang! And if you're new here, my name is Aura. I'm a doctor from the Philippines, and in this channel, I make videos for aspiring doctors. So, isa to sa mga aspiring doctors na tutulungan natin. Wow, kala mo naman, ano. So, here it goes. Hi, ate. I hope you can help me to clear my mind. My goal is to become an MD with a pre-med of BS Bio. Nakapasa po ako sa UPLB ng vet med. Balak ko mag-shift na lang after a year ng BS Bio, but then kahapon lumabas results ng PLM, pasado ako ng BS Bio. So what should I choose? PLM or UPLB? Dream course or dream school? Diba? I am sure marami sa inyong may dilemma niyan kasi kahit ako dati, napagdaanan ko rin yan. But for this specific case, I'm really not the best person to answer. I did not go to PLM nor UPLB for pre-med. So what I did is, I talked to my med school friends, med school classmates who went to those schools and got their insight. And if you have seen my other videos, I always tell you guys na in deciding for your pre-med course, you should ask a person who actually went through that course and who has experience and a valid point of view. Huwag kayo maniniwala sa mga sinasabi lang ng iba na hindi naman nila napagdaanan. So parang assumptions lang yung meron sila. Tapos puro misconceptions lang. Sabi-sabi lang. Ganon. So huwag kayo maniniwala kagad dun. So do your own research. Yun yung pinakapalagi kong sinasabi sa inyo. Mag-research naman kayo. I love you guys. I wanna help you guys. And this is the way I wanna help you. Ayoko sa lahat. Yung parang gusto nyo sinuspoon feed kayo. Sinasabi ko sa inyo lahat ng sagot. Hindi ganun yung mga subscribers ko. Hindi ganun yung mga followers ko na gusto maging achiever. Kailangan lahat kayo may sariling sikap, may sariling determination, and may sariling discarte sa buhay. Okay? Wah, na-lecturean. Gusto niya, na-lecturean ko kayo bigla. But for this person, sige na, I will help her because I also know people who went to those schools and who have very valuable insights. In general muna, dream course or dream school. Personally, ako dati, ang palagi kong ina-advise is you should always go for your dream course. Ito naman is a friend of mine who went to UP, but her course was nursing. She said, she would take the dream course. She would go to PLM Bio instead of vet med and UPLB. Just because mas madali na ang transition niya to med if magbayo na siya in the first place. And di na niya kailangan ilakad pa yung pag-shift to bio. Nasa med-ready environment na siya, nasa PLM na siya, may College of Med doon. Kung di man PLM, at least nasa Manila na siya where other med school options are. Okay naman daw sa UPLB if makashift ka kaagad to bio. But then, unfortunately, maraming kaparehas niya ng plano kaya competition will be very tough. And then I asked her, since she went to UP as well, what she thinks of the belief na UP is UP, basta makapasok ka ng UP, kahit ano pang course mo, basta UP grad ka. Because marami nag-iisip nun, di ba? Especially our parents, especially, well, society. What does she think of that? Okay, sa akin personally, nope. You can still be the best at your craft kahit hindi ka UP. Sa akin, sa med path ko, I don't think ganun kalaki na tulong niya sa akin, honestly. Parehas naman kami ng alam ng ibang nurses. Ganun din as a doctor, wala namang special na alam yung mga taga-UP na hindi natin alam. At the end of the day, babalik ang pasyente sa'yo kasi nakatulong ka, credentials aside. And then I asked her, wala ba talagang plus point sa med school na a-applyan mo kung UP grad ka? She doesn't believe that. She said, I don't think so unless you wanna get into UP Med talaga. But even my UP nursing degree was not enough for UP Med though. So that's one point kung bakit iniisip niya, well, ng iba na okay lang kahit na huwag ka na mag-UPLB. Pero ito, I asked my classmates na nag-PLM Bio kung anong advice nila. Advantages daw ng PLM Bio, complete na yung units for pre-med. Tapos, the best part is, baka hindi mo alam na if determined ka naman mag-med school, tapos one of your targets is PLM med, super duper okay ng PLM bio because kung Manila voter ka, plus a graduate of a Manila public
university such as PLM, UP Manila, PUP, yon, yung tatlong yon, pwede ka mag-qualify as Category 1 scholar sa PLM. And yung tuition fee mo, like 11,000 or 13,000 per sem. Yun lang, for med school. Compared to 100 plus thousand in other med schools. So, yun yung number one benefit for me. But that is if makapasok ka ng PLM med. And yung masasabi ko is, marami akong batchmates in PLM med na PLM bio yung course nila. But sila yung mga laude ng PLM bio. As in, lahat sila. Parang napansin ko, bakit lahat kayo top ng batch nyo ng PLM bio? So, yun nga. It's because, sabi nung isa, sabi niya ha, siya nagsabi nito, hindi ako. I think mas prefer nila yung laude kasi sila yung masisipag. I admit, medyo lax sa PLM BS bio, pero kung sisipagin lang, makakapag-med naman. Saka, bago na ang roster ng faculty, baka mas competitive naman. Siya nagsabi nun ha. So, that's one disadvantage for him. Parang masyado daw chill yung BS bio doon, sabi niya. Competitive naman, pero kulang lang siguro ay yung fieldworks. Wala masyadong fieldworks. Benign lang yung PLM bio. Yun yung insight ng isa kong friend na PLM bio, tapos PLM med. So, ngayon, magtatanong naman ako ng UP, LB, bio talaga ang course. Tatlo sila. Tatlo yung kaklase kong nakapasok ng PLM med from that school. Major in zoology silang tatlo. So, ganda-ganda ng mga sinabi nila. I just really have to share. I suggest she can do a year of vet med course in LB and then shift after sa BS bio program. For the first year daw, puro general subjects lang yung itetake for all courses yun. So, makikredit most of your units. Hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras if you play your cards right. Kailangan daw, ito, mayroon siyang very specific advice. Kuhanin muna lahat ng GE courses at subjects na parehas with bio. Make sure na makuha ang shifting grade, meaning there's a required grade, you have to know what that is. And shift after 1 year. And inisa-isa nila talaga yung benefits ng UPLB bio. Yung BS bio program ng UPLB more geared towards research unlike the program in UP Diliman. Also, in UPLB, you can choose a major. Zoology, ecology, genetics, molecular bio. Meron pa nga daw taxonomy. And yung major nila was zoology because that's the major with required courses na more preparatory for medicine. Like third year pa lang daw, third year BS bio, meron ka ng subjects for medicine. Like anatomy, physiology, and histology, etc. Ano pa ba meron daw sa UPLB? UPLB bio is a center of excellence. Yung pa pala, hindi nyo nata alam yung term na center of excellence, you guys. If naghahanap kayo ng magandang school, one of the ways na you can assess kung gaano kaganda yung program is kung Chad mismo yung nagsabi na center of excellence sila. And ito yung list ng center of excellence na schools, nasa link below, naka-PDF yun. And of course, UPLB bio is a center of excellence. Super duper nag-enjoy daw sila talaga sa UPLB. Chinat ko talaga sobrang haba ng reply niya. Ito yung Miss Med namin. Sobrang ganda nito. Yes! First off, congrats. It's good she has an end goal in mind, which is going to med school. So, any decision at undergrad level, dapat towards that goal. Going to UPLB was the first right decision I made in my life. Ang drama. Pero honestly, the whole UPLB experience was the best. Living independently, learning so much about yourself, being responsible for yourself and others, and being around people who were from different parts of the country with different backgrounds, social status, views, etc. I am super thankful for that experience, one that helped me navigate better through med school, all of which you can experience anywhere else only to an extent, specifically in PLM, where it is very restrictive and almost suffocating. And also, there's a big argument to be said about it being the University of the Philippines. I mean, let's be honest, iba siya sa iba. Haha, not only yung weight of the name, but most especially the way you are being taught to think. I mean, very timely with the previous elections, diba? I leave that up for interpretation, pero I think you get the point. Saan ka man dalhin sa buhay, may certain traits, good or bad, depending on who's judging, na they'll say, taga-UP ka nga. In any UP campus, it doesn't matter kung saan ka galing, anong katayuan mo sa buhay, anong paniniwala mo, paano ka man namit, all that matters is that you're intelligent, and to be around people like that
iba talaga. Traits like fighting for what you think is right, even if it's not a popular opinion, not being a pushover, etc. Anybody you ask na galing UPLB, there is nothing but love and gratitude for that place. It really is home for most of us from there. Na-miss ko tuloy. Nag-drama na to. Na diba? Very, very pang-pageant ang sagot nito ni Madam. And I really, really appreciate it. Kasi yung ganong insights, wala ako nun. Pero sila meron kasi na-experience nila. So personally, ito na, to answer your question. Again, just for this specific scenario only, please don't generalize. I believe you should go for your dream course in your dream school. You can have both. Just be very, very strategic about it. Na super determined ka dapat ma-achieve yun. Kayang-kaya mo yan. And for the others na walang ganito kagandang dilemma, always remember na kahit saan ka man mapunta, just make the most out of what you're dealt with. Stop wondering why, stop wondering what if. Kung nasan ka ngayon, dyan ka talaga dapat. Actually, 2 times ito nangyari. 2 examples to, 2 different people na gustong-gusto nilang makapasok sa UP Nursing pero hindi sila nakapasa. So they ended up in another school. One ended up in Southville Nursing and another one in PLM Nursing. Tapos pareho sila. Parehong hindi natanggap ng UP pero pareho silang top 1 valedictorian nung naging school nila eventually. So gets nyo? Wala siya talaga sa school. Nasa tao siya. Hindi porket hindi ka nakapasa ng UP or hindi ka nakapasok sa dream school mo is wala ka ng karapatang mag-excel sa dream course mo. Mas importante talaga yung course kasi nasa tao talaga yan. Nasa sarili mong grit yan. Nasa sarili mong attitude. And ito talaga, ewan ko lang kung ba't di pa rin kayo naniniwala sa akin, pero sinasabi ko na paulit-ulit to eh. Nagalit. Nagalit po siya. If you are determined to become a med student, it doesn't matter kung anong pre-med school mo, kung anong pre-med course mo, maniwala kayo sa akin. Promise, it's really you as a whole package. It's about your GWA, your grades, your own NMAT score, your interview, your extracurriculars, your personal statement. That's what will ultimately get you into your dream med school. Wala masyadong effect kung ano yung course mo or school mo. Kasi marami kayong ganun eh. So, how will you set yourself apart? And again, yung pinaka-goal mo dapat during pre-med is how you can develop as a person in order to become a good person, to become a good doctor eventually. Wala yan sa ACADS. Nasa pagkatao mo yan. Yun yung i-target nyo na ma-develop during college. You're about to enter this very, very new phase in your life na sobrang transformative talaga in terms of your whole personality. So, best to put yourself in the best environment for you, to surround yourself with equally inspired people, to really study a course kung saan ka masaya, kung saan ka interesado, kung saan feeling mo marami kang makakontribute, so you can really reach your full potential. That's what's gonna matter, not just in your med school application, but for you as a person, as a whole. Kaya sana naman naintindihan niyo na ako at naniniwala na kayo sa akin. Never akong magsasabi kung ano yung best pre-med course. Never akong magsasabi kung ano yung best pre-med school. Hindi ko kayo masasagot dyan. Hindi ko kayang mag-dedicate ng ganito kahabang oras sa lahat ng tanong nyo. I'm sorry guys, but I hope you learned a lot. I hope you learned at least how to approach this. I am very, very, very solid sa advice ko na magtanong kayo sa taong may alam. And ako, hindi ko alam lahat. Hindi ko pinagdaanan lahat. So, magtanong kayo sa iba, wag sa akin. Okay? Hanapin nyo sila sa Instagram, hanapin nyo online, mag-chat kayo, magtanong kayo sa mga ate kuya nyo na may kaklaseng ganun dati. Not me. Love ko kayo guys, pero sana matuto kayo mag-research sa sarili nyo and mag-decide sa sarili nyo. Hindi ko masasagot lahat ng tanong nyo, unfortunately. Andito lang ako to guide. Pero please, wag nyo namang asahan na sasagutin ko kung anong pre-med course ang dapat sa inyo kasi sobrang mag-iiba yung buhay nyo. Ayokong maging responsable dyan. So, yun lang. I really hope this helped you. And mag-comment naman kayo below kung ano yung advice niyo pa, kung meron kayong maiaambag. I'm sure marami kayong matutulungan. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!